Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal, mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. No.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Kristo ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalangyayaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkandurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mga sisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang kantuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos
itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatimisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila rin, nakipagtipa ng Diyos. Sa kanila rin, ibinigay ang kautusan. Ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi, nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog.
Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Pambansang Dambana ng Santo Padre Pio. Pwede ho bang tanungin ninyo ang inyong katabi? Kakilala nyo man siya o hindi, tatanungin nyo lang ho, bakit ka naririto? Sumagot ho, hindi ho ano, tinanong din kayo. Mga minamahal na mga kapatid, iba't iba ang dahilan kung bakit tayo naririto. Hindi pwedeng sabihin lahat ng nagpunta rito ay para magdasal. Hindi ho lahat. Yung iba, isinama lang. Yung iba naman, may sinamahan lang. Yung iba naman, napilitan lamang. At maring iba't iba ang ating mga dahilan. Pero ang mahalaga, naririto tayo. Mga minamahal na mga kapatid, bakit ko po ito nabanggit sa inyo? Pagkatapos ni Jesus magpakain ng napakaraming tao, pinasakay niya sa bangka ang kanyang mga alagad. Wala naman hong binigay na instruction si Jesus. Ano bang sinabi ni Jesus? Sumakay kayo sa bangka, pumunta kayo sa kabilang ibayo. Walang nagtanong dun sa mga alagad, ano hong gagawin namin doon? Paano ho kayo? May iwan kayo dito? Wala. Ang nangyari, pinasakay ang mga alagad at sila'y pumalaot. At nung nandun na sila sa laot, sila ay nakaranas ng malalaking alon. Mga minamahal na mga kapatid, isa lang ho ang sigurado ko. Hindi ko man sigurado kung ano ang inyong dahilan, pero sigurado ako, lahat tayo ay naglalakbay sa buhay na ito. Alam nga naman, hindi naman kayo nag-magic laang na simula sa inyong kwarto sa bahay, nasa Padre Pio na ako. Hindi. At sa buhay na ito, hindi lamang yung pagpunta rito. Sa araw-araw nating buhay, ito'y isang paglalakbay. At pagminsan sa ating paglalakbay, may mga alon ang buhay na ibinibigay sa atin. Pagminsan, mahina lang. Pagminsan, medyo malakas. Pagminsan, medyo nakakalunod. Pagminsan, ang pakiramdam natin para na tayong unti-unting lumulubog. Pero mga minamahal na mga kapatid, napakaganda ng pagkakasabi ni Pedro. Isipin ho natin, si Pedro nilakasan ang kanyang loob para ano, para sabihin kay Jesus, Panginoon, papuntahin niyo ho ako diyan. Alam niya sa kanyang sarili, hindi niya kaya. Pero malakas ang loob ni Pedro, kaya anong sabi niya, puntahin niyo ho ako diyan. Anong sabi ni Jesus, halika. Lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Ngunit, alam natin, medyo nag-alinlangan si Pedro, kaya siya unti-unting lumulubog. Tanggandan ng kanyang sabi, nang siya'y unti-unti nang nakararamdam ng paglubog. Panginoon, sagipin po ninyo ako. Mga minamahal na mga kapatid, sa paglapit natin sa ating Panginoong Hesukristo, sa paglalakbay natin sa buhay na ito, pagminsan,
medyo lumulubog tayo dahil sa ating mga kahinaan, dahil sa ating mga pagkukulang, dahil sa ating mga pinagdaraanan, dahil sa ating mga problema sa buhay, dahil sa ating mga nakakasama, nakakaramdam tayo ng paglubog. Pero ang ating dasal, Panginoon, sagipin po ninyo ako. Mga minamahal na mga kapatid, yan po ang ating ipagdarasal. Anuman ang inyong dahilan ng pagpunta rito, sana mabanggit ninyo at mapakita ninyo ang ating pananampalataya na si Jesus ang siyang tagapagligtas natin. Si Jesus ang siyang sasagip sa atin anuman ang buhay natin sa ngayon. Mga minamahal na mga kapatid, mamaya ho, isa-isa na kayo, unti-unti na kayong uuwi sa inyo-inyong mga tahanan. Sana ang naranasan ninyo dito sa Padre Pio, inyong dalhin sa inyong pag-uwi. Kung kayo man ay nakaranas ng katahimikan, nakaranas kayo ng kapayapaan sa inyong kalooban, nakaranas kayo ng kagalingan, nakaranas kayo ng panibagong pag-asa sa inyong buhay, huwag sana nating kalilimutan, ang Diyos ay kasama natin, kaya natin yan naramdaman. Patuloy po nating ipagdasal, sagipin tayo ng Diyos. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang mapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga bagyo at kahirapan ng ating buhay, panatag tayong dumulog sa Panginoon para sa ating kaligtasan. Buong pananalig tayong manalangin, Panginoong Jesus, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoong Jesus, iligtas mo ang iyong bayan. Nawa, makatagpo ang simbahang Katolika sa kaniyang Panginoon ng lakas at kasiyahan para mapaglabanan ang mga bagyo ng pag-uusig, pang-iiwan at pagtatakwil. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, iligtas mo ang iyong bayan. Nawa ang Santo Papa Francisco at ating mga obispo ay patuloy na biyayaan ng liwanag at lakas na kailangan nila sa pamumuno sa simbahan sa mga panahong ito ng kalituhang moral at laganap na karahasan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, iligtas mo ang iyong bayan. Nawa ang mga puwersang pangkapayapaan ng United Nations sa mga lugar ng kaguluhan ay magtagumpay laban sa karahasan at maipagtanggol ang mga sibilyan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, iligtas mo ang iyong bayan. Nawa ang mga pamilyang di nagkakaunawaan ay magkasundo na rin at mamuhay sa pagtutulungan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, iligtas mo ang iyong bayan. Nawa pagtuunan nating lahat ang kadakilaan at kabaitan ng Panginoon at hindi ang ating mga problema. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, iligtas mo ang iyong bayan.
Panginoong Yesus, bukal ng lahat ng tapang at kaligtasan, tulungan mo kaming harapin ang mga hamon ng buhay ng buo ang loob at panalalig na ika'y kapanig namin hanggang sa magtamo kami ng kapayapaan kung saan ka nabubuhay at nagahari ng walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ng hitat lupa ng kadakilaan mo. Hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. O Jesus, aming mahal, ikas mo buming tanong. Ngayon at kapatilan mahal, ngayon at magkakailan Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitigang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections sa nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikaapat, mga kapiyo, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a National Shrine. Bukas ito kada araw ng Sabado at Linggo. Ikalima, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ika-anim, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. At ikapito,
Kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa inyong tulong at donasyon. Ikawalo, sa August 22 ay pansamantala po munang walang misa sa ganap na alas 2 ng hapon bilang daan ng sasultari event na gaganapin dito sa Pambansang Dambana. Bilang paghanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio sa 10 ng Setyembre, ay isasagawa ang operasyon ng sasis o bukol at cleft lip o bingot sa Pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 19, August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Pinapaalam din po sa lahat, bukas Agosto 14 ng Agosto ay wala po tayong holy hour sa gabi sapagkat magkakaroon po ng general cleaning ang Pambansang Dambana. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo'y nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.